Sino ang sasagutin ang baho mo? Sa lapit pa walang sinisino. Percy, lapit, fire! Makapalpan ang iyong mukha. Sa lapit pa ipuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pa din ginigiba, basta't mali pinabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa lapit pa walang sinisino. Percy, lapit, fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin. Hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po meron tayong mga text line at mga landline dito po sa ating impila na maaari po ninyong tawagan para po sa mga nais magbigay ng reaksyon. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang impila ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At siyempre, sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable. Ganun din po sa mga gumagamit ng TV Plus. At sa mga sumusubaybay po sa pamamagitan ng live streaming, sa gawing kanan po, meron tayong chat room. Maaaring i-type ang mga reaksyon na ating pumbabasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Tayo po ay sasamahan sa technical side ng ating idol, ang Macho Guapito, ang ating pong technical director si Ariel. Hanggang alas 12 po yan sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa isinagawang pagdinig kanina ng Senado, mga kaibigan, ay lalong nadiin na po itong si General Oscar Albayalde, ang hepe ng Philippine National Police. Ito po ay kasunod noong pong sa wakas ay pag-amin na ginawa ni PDEA Director General Aaron Aquino
na nung una eh nagbago eh, pero hindi na ho yata naatim na hindi sabihin ang katotohanan tungkol sa pinag-usapan nila sa ginawang pagtawag sa kanya ni Nooy, Pampanga Provincial Director Oscar Albayalde. Sa mga nakapanood, ewan ko kung napunapunin nyo. Bagsak na balikat eh. Pahina ng pahina ang boses. At yung mga letra sa mga sinasabi niyang ginagamit niyang pananalita, meron mga letrang nawawala eh. Mga kaibigan, oh, kasi ayaw pang gawin yung dapat gawin. Ewan ko kung naniniwala pa si General Albayalde na meron pang naniniwala sa kanya sa publiko ang pinag-uusapan natin. Alam niyo, medyo delikado na ito. Ito si Kwan, si General Magalong. Nakakatanggap na ng mga death threat. At nauna na riyan, yung si Aaron Aquino, hindi ba tinanggalan ng security? Bakit kasi ayaw pang gawin yung dapat gawin? Para ika nga po, alam niyo matindi ang consequence niya na yung pagmamatigas ni General Oscar Albayalde na manatili sa pwesto. Alam niyo, may mas mabigat kaysa yung si Bakinsya. Hindi pa nakakahiya yun. Mamaya, pag-uusapan natin yan, yung mga possibilities na maaring idulot ng paglalambitin ni Oscar, ni General Albayalde sa pwesto. Imbes na bumaba na at gayahin na lang niya yung pong ginawa ni General Evangelista at saka ni General Bacaro sa PMA, di ba? Di ba yun ang tinuro? Yung pagiging kabalyero sa PMA, di ba? Lahat ng yan, nakita natin, kabaliktaran ang natutunan yata ni General Albayalde. Mantakin ninyo ang kwento, ha. Kapag binuo nyo yan, kung ako gumagawa ng script, ikarumal-dumal po eh. Yung gawain eh, ng mga ninja cops. Agaw bato. Mantakin ninyo, ang laki ng droga, halaga ng droga. Ang diniklara, 36 kilos. Mahigit 200 kilo yata, hindi mabuhat ng apat na tao yung isang maletang malaki. Nagkakatapon-tapon yung shabu. Pagkatapos, iniulat, ibang oras. At magtaka kayo, dismissal lang ang parusa, supposed to be. Tapos na-downgrade pa yung parusa sa demotion. Diba? Asa na yung batas? Anong batas pinagsasabi mo? Ano ba yung batas? Nakapagka mga otoridad ang gumawa ng ginagawa ng kriminal, doble dapat ang parusa niya. Doble ang bigat ng parusa. Yun nga lang, dismissal from the service, napakagaang na parusa yun para sa kanila. Pagka ho pinag-aralan ninyo mabuti,
Yung pong pangyayari dun sa isinagawa nilang raid sa Pampanga. Pag pinagtagni-tagni ninyo, mga kaibigan, isa lang ang lalabas na kwento. Anong kwento yan? Kwento ng iskoba. Kung paano nila iniskoba yung inchik. Mantakin mo, may 50 million. Ah, 50 million. Shabu, di ba? 200 kilo mahigit. Pagkatapos, may pera. Kinuha nila yung pera. Maleta rin. At yung pera, mga kaibigan, umaapaw sa maleta. Estimate na lang yung ginawa. Titantsahan na lang. Tinantsa na lang ni General Magalong. Na mga 10 million yun. Ako, meron pang nabase. Pati kahadiero, di ba, kinuha nila. At kayo ba nagbabasa ng social media? O dun sa mga gumagamit ng Facebook? Na, di ba yung pagharap nung kamakalawa nitong isang pulis, yung bata ni Albayalde, yung opisyal na mataba. Mga kaibigan, nakunan habang tumitistigo sa Senado, yung kamay niya may suot na rilos. Ano ba ang pangalan ng rilos na yun? Odemars PJ? Na ang halaga, sabi nila, kung totoo yun, na yun ang brand ng rilos na suot-suot. Noon pong damuhong, ang haba ng pangalan nun Yung yung kinontempt ng Senate. Mga kaibigan, ang suot daw na rilos, Audemars PJ. Na ang halaga, $50,000. Isipin ninyo, pulis nagsusot nun. Sa Japan, nagsusot niya, yakuza. Iba naman sinusot ng mga po, yakuza, Piaget. Ganun din nyo, mahal din nyo. Kaya alam, maninipis yun. Ito yung mga malalaki ito Narilos. Audemars AP, di ba? Audemars PJ. Ito naman PJ, hindi Piaget, ha? Iba yung Piaget sa PJ. Ngayon, sabi ko nga, sabi sa akin, worth 30,000, pero marami nagsasabi na yung gano'n, kung totoong yun ang suot niyan, $50,000 yan. Yun ba, maisusot ng isang official ng police? Kahit ikaw pa, happy ng Philippine National Police. Bay, pag sususpechahan ka, gaano pa kaya kung hindi naman ikaw yung Philippine National Police Chief? Pero nakakawalang gana. Para bang wala nang, wala nang proteksyon ng mamamayan. At para bang wala na rin pag-asa itong bansa natin. Wala na tayo maaasahan sa pulis. Yan ang damdamin ngayon ng publiko. Alam nyo, pagka ganyan, crisis na yan, yung PNP, sa PNP. May crisis na sa leadership ng PNP. Ang hindi ho natin alam, kung ipipilit pa rin ni General Oscar Albayalde pagkatapos na siya'y madiing kanina sa Senado, na hindi siya bababa sa pwesto. Sabi nga natin, isa lang naman ang pinanggalingang academy ni Albayalde tsaka nila Ebanghelista, yung superintendent ng PMA.
at saka yung commandant na si General Bacaro. Eh ba't yung dalawang yun eh nag-resign? Hindi pa sa ganitong klase ng kaso na kahiya-hiya, mga kaibigan. At ang masama nito, eh nakakasira na siya, hindi lamang ho sa buong kapulisan, kung hindi po sa ating presidente. Eh case yung hindi siya bababa, ito eh trap. Trap saan? Sana kung hindi totoo nangyari yun, pwedeng trap. Eh totoong nangyari. Eh ginagawa lang ninyo ng palusot eh. Pero hindi naman ninyo tinatangging hindi nangyari dahil talagang totoong nangyari. O ano ang trap dyan? Ang masama, ngayon lang na-discovery ng publiko yan. Isipin mo, for the past 3 years na ano ho, na kumakampanya ang administrasyon laban sa illegal na droga, naging madugo. Eh pagkatapos, ganyan pala. Eh kaya pala hindi nahuhuli si Peter Lim. Dahil sa mga ninja cops na agaw bato. Ang modo si agaw bato. Isipin ninyo ilang krimen ang ginagawa nito mga taong ito. Yung criminal na involved sa droga, yung pong mga drug lord, ang ginagawa lang noon na krimen, eh yung magpakalat ng droga. Eto hindi eh. Nang i-scoba pa eh. Hold up eh. Ha? Kunyari, raid. Yan. Sipin mo, hinold up mo. Pinuha mo yung pera. Ninakaw eh. Practic, kwan eh. Kung tutusin nyo, diretsahan na, nakaw yun eh. Samsamin mo yung ano, yun ang iskoba na tinatawag. Mga kaibigan, ano ho? Palayin ninyo, may kahadiyero pa raw dun. Ay pagkatapos, ano pa? Humingi pa ng ransom na 50 million, mga kaibigan, para po, ika nga, sa mapalaya, kapalit ng paglaya, nung sinasabing si Johnson Lee. Oh, hindi ho ba? Katakot-takot na krimen eh. Pagkatapos, nagsibili ng SUV. Sabi naman ng isang gago kanina ron, buy and sell daw sila. Oh, walang hiya kayo. Buy and sell. Kukunin niyo yung sasakyan ng mga may sasakyan. Tapos ibebenta. Hindi ho, paliliwanag ko sa inyo kung ano yung ginagawa nilang yan, ha? Kung paano nila ginagawa yan para hindi sila mabuko. Eh ngayon. At mabuti na lang. Meron pang isa, ika nga eh, matinong tao, kamukha ni General Benji Magalong na ngayon eh, mayor ng Baguio City. Ang ika nga eh, mahal niya yung bansa niya. Mahal niya ang pinanggalingan niyang ano, institusyon. Ang Philippine National Police. Eh, paano ngayon yung mga nalalabing bilang ng mga matitinong pulis ngayon sa Philippine National Police? Bagsak mo ang moral, mga kaibigan. Eh, pero yung pinakamataas na nanunungkulan eh. Ang gusto pa eh, tapusin yung kanyang kwanho. Kanyang term hanggang sa November 8. Di ba pwedeng November 1? Para ano? Araw ng undas. Oh, mga kaibigan, ano ho?
kinakasangkapan yung ano eh, yung trust and confidence ng presidente sa kanya. Eh ako, kung tatanungin niyo ako, kapag ka ho ganyan, eh, ang pinapakita ni General Albayalde, walang importante sa kanya kung hindi yung kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng publiko, wala siyang pakialam kung ano ang magiging resulta nito o implikasyon nito ng kanyang hindi pagbaba sa pwesto doon po sa buong institusyon ng Philippine National Police. Na ika nga po, ang taong bayan, eh, wala naman tiwala na sa kanya. Sino pa magtitiwala sa kanya? Eh, para mo na rin sinabi na hindi niya mahal ang kanyang pamilya mismo. Eh, may nabasa ako eh, para bang namimiss niya raw yung pamilya niya. Para bang mahal na mahal niya. Eh, kung talagang mahal mo yan eh. Yung pamilya mo, eh, hindi mo kuhaan, hindi mo ipagpipilitan ng sarili mo para lalo kayong makaladkad sa kahihiyan. Baka nga madamay pa yan, di ba? Kung nag-aaral ang mga anak niya, eh ano na lang ang iisipin? Di ba? Eh kung sabihin eh, tatay mo ba yung ninja cap? Mga kaibigan, kawawa ang mga bata. Isipin mo, ilang taon yan? 2030 nung isagawa yung katarantaduhan. Pagkatapos si 2014, bumaba ang dismissal order. At doon siya tumawag kay General Aaron Aquino para arborin. Ano tawag mo rin sa pagtawag? Bakit mo itatawag eh? Eyo, kanina sinabi ni Aaron Aquino, di ba? Wag mo, pwede bang wag mo ipatupad? Wag mong implement, mga kaibigan. Ano ibig sabihin nun? Sus malosep. Magtakin nyo, ha? Ilang krimen ang ginawa nila? Ha? Ni raid, di ba? Oh, sige, police operation, raid. Ngayon, kinuha mo yung droga. Yung drogang yun, binenta mo, di ba? Oh, pagkata isang krimen na yun, di ba? Pagkuha ng droga at pagbebenta. Oh, yung pera, kinuha mo. Nakaw yun, di ba? Pagkatapos, pinatubos mo sa sarili nung Johnson Lee, yung sarili niya, pinatubos mo ng 50 million. Ano tawag mo ron? Di ba parang humingi ka ng ransom, mga kaibigan? Pagkatapos, kumuha ka pa ng isang tao, inchik din, at yun ang ginawa mong kriminal. Ha? At sinabi mong, yun ang nahulihan ninyo ng 38 kilos na shabu. Eh, anong kahayupan yun? Mga kaibigan, isipin ninyo, karumal-dumal talaga eh. Ha? Kasuklam-suklam, mga kaibigan, yung ginawa nilang yan. Ngayon, kung ang iniisip po ni, ang palusot na lang eh, yung makikita ninyo eh, eh kahit sa hukuman, hindi pwede yun eh. Ang pinagtataka lang natin, hindi ba itong mga pulis eh, dismissal, yun yung original na nakuha, na hatol sa kanila. Eh palibasa, ang nag-imbestiga sa kanila, eh yun lang kuan, yung PNP. Wala yung criminal eh. Ha? Mga kaibigan, sa civilian court. Ha? Eh dapat siyang pinasuhan niya kasi may batas tayo eh, mga kaibigan eh. Yung pagtatanim ng ebidensya, di ba sa mga nakaraan nating pagsasahing papawid, binasa na natin yung batas na yan eh, tungkol dyan eh.
Yung ipinagbabawal yan, yung pagtatanim ng ebidensya, mga kaibigan. Halimbawa, ang parusa, ilan bang ang parusa sa kwan? Sa doon sa suspect. Dodoblihin mo yun, yung parusa. Doon sa mga nagtatanim ng ebidensya. Kung ilan ang hatol, ha? Eh yun ang magiging kaso niya, katumbas ng dalawang beses na hatol ng isang kriminal na tinaniman nila ng ebidensya. Oh, pagkatapos dismissal from the service, yan yung sinasabi natin kadalasan kapag ka pulis ang gumagawa ng krimen, mga kaibigan. Di ba nabanggit na nating ehemplo yung nilusob ng NCRPO dyan sa Muntinlupa. Ito mga walang yung pulis dyan na pinasok nila yung bahay ng isang magka-live-in. Ha? O dalawa yun. Babae at lalaki, magka-live-in. Inuli nila, droga raw. Eh, droga pala eh. Pero ano ginawa nila? Yung mga appliances, kinuha, tinangay nila. Di ba magnanakaw yung mga yun? O, nilusob yun eh. Pagkatapos, nung dinala nila sa headquarters ng police, dyan sa Muntinlupa, yung babae, pinakawalan nila yung lalaki para humanap ng pantubos sa kanila. Para si kapalit ng kanilang paglaya, hinihinga nila ng pera. O, nakapagsumbong ito sa NCRPO. At doon nga, nagsagawa ng pagsalakay ang mga tauhan ng NCRPO, nahuli sila. Mga walang yan, hindi nga aamin eh. O, hindi nila alam, bago pumanik yung mga polis, eh meron na nagpunta doon sa hinanap yung sasakyan nila, natagpuan yung mga kagamitang ninakaw nila sa loob ng sasakyan, mga kaibigan. Eh pero ano mga kaso nito? Sa Maynila, marami ding nangyaring ganyan sa panahon ni ERAP. Ano mga ikinaso? Robbery, extortion. Eh kidnapping yun eh, mga kaibigan eh. Hindi ba? Kinuha mo yung tao pagkatapos ipinatutubos mo. Ano tawag mo ron? Hindi ba kidnapping for ransom yun? With ransom, mga kaibigan, humihingi ka ng pera? O eh bakit pagka police downgraded lagi sa ano? Sa robbery extortion, mga kaibigan. Eh kasi yung kidnapping, no bail yun eh. O, mga kaibigan, ngayon, dito sa Kuwana, alam nyo, wala nang natitirang option na pagpipilian para sa akin at para sa publiko. Ewan ko ako naintindihan. Palagay ko, wala akong nabasang ano eh, comment na nagtanggol kay Albayalde. Mga kaibigan eh. Kahit sa ibang account, hindi yung account ko lang, wala nagsasabing ano eh. Lahat nasusukay, mga kaibigan eh. Sa harap bang ito eh, hanggang dito ba naman sa laki ng kahihiyang ito, kakalagkarin nyo pa si Presidente Duterte? Oh, kasi po, wala nang saysay ang lahat ng pagsisikap ng administrasyon na masugpo ang illegal na droga. Oh. Hindi ba? Wala na sa isa yan. Eh ano na yan? Lahat ng ginawa na operation ng police under Albayalde, eh kahit nga hindi sa kanya, kahit kay Bato eh. Hindi ba? Puro lahat eh. Question mark. Lalo na yung mga merong mga namatay. Ha? Lalo ang namatay, eh mga kwan lang eh. Pipitsugin. Mga maglulupa. Pero yung mga drug lord, ayun, nakita ninyong ang ginawa.
Oh, basta may pambayad, nakakalaya. Mga kaibigan, pinatakas nila. Inihanap ng palit-ulo yata, yun yung tinatag na palit-ulo. Di ba? Oh, inihanap ng iba, hindi naman talaga yun yung nahuli. Oh, ibang tao yung may kasalanan, iba yung, isipin ninyo yun. Di ba may kasabihan nga na, hindi baling magpalaya hindi bali raw magpalaya ng anong tawag ng 1,000 may kasalanan kesa magkulong ka ng 1,000 inosente. Oh, hindi ho ba? Napakasama nun eh. Napakawalang katarungan, mga kaibigan. So, ano pa ang hindi pwedeng gawin kapag kaganyan na ho ang nasa puli, ang nasa namumuno sa pulis, mga kaibigan. Ano ini-expect natin na hindi pwedeng gawin? Oh, ngayon, di ba inalisa ng security si General Aquino? Oh, ano tawag mo ron? Sino ang pwedeng gumawa noon? Oh, kasabihin mo na may nagmalasakit kay Albayalde. Ha? Oh, yung si Coronel. Sabihin lang natin ganoon, pero hindi ka panipaniwala 'yun. Hindi ho ba? Oh, si ang pag-iisipan na may kagagawan sa likod noon, eh sino pa ba kundi si General Albayalde? Oh, ngayon, ito si General Magalong ay nakakatanggap na rin ng mga banta sa kanyang buhay. Sabi nga natin nung isang gabi, mga kaibigan napaka mapanganib ng ginawa ni General Magalong. Itinaya niya yung sarili niya, ha? Wala naman siya mapapala dito. Wala naman siyang inahangad na pwesto katulad ng gustong palabasin ni General Albayalde na merong gustong makakuha ng pwesto niya o kaya alam niyo kasi si Albayalde hindi pa man ho nabubulgar itong kalokohang ito, mapapansin ninyo panay ang pagsisipsip kay Pangulong Duterte. Madalas, pinangungunahan niya ang pasya ni Presidente Duterte. Di ba? May pagkakataong nauuna pa siya na magdesisyon. Pagkalala, pag may nakagalitan si Presidente Duterte, pinangungunahan niya pa. Ha? Ibig sabihin, lahat ng klaseng pagsisip-sip ginagawa, mga kaibigan. Bakit? Kasi malapit na ang retirement niya, siguro, para makapwesto siya pagkatapos niya magretiro para maproteksyonan na naman nila, tuloy-tuloy ang proteksyon. Yung nga ang dahilan kung bakit 2014, inabot ng ilang taon bago nagkaroon ng ulit ng desisyon na idinidemote yung mga ninja cops na bata ni General Albayalde. Oh, hindi ho ba? Yun? Meron tinatawag na parking fee. yung patatagalin yung kaso mo, mga i-delay yung kaso, mga kaibigan, para nang sa ganun ay abutin nung kanyang abutin ng siya'y mabigyan ng mas mataas na pwesto, dinidelay-delay, hindi ba? Laki ng pera na kuha, siguro, nagamit din yung
bahagi yung galing dun sa perang yon, nagamit din nilang panlagay diyan sa mga ibang tanggapan ng PNP na humawak nung mga kasong yun, kaya na-downgrade yung kaso. Oh. Eh yung katwiran ni General Albayalde na sinasabi niya na kaya ako tumawag eh. Kasi pinalalabas niya normal yun yung pagtawag niya kay General Aquino na wag implement o ipatupad yung pong dismissal order. Eh sabi nung isang official kanina, nakapagtataka yun. Dapat kasi ipatupad mo muna yan. Kung ano yung unang desisyon. Ha? Pending yung kanilang MR at kung ano maging resulta nun, kung halimbawa pinare-reinstate sila. Oh, di ba? Oh, merong reinstatement sa halimbawa pumabor sa kanila yung desisyon. Oh, at saka yung demotion. Ah, bagamat sila ay nire-reinstate na-demote sila. One rank lower, mga kaibigan. Oh, ngayon, yun lang eh, sabi ni Albayalde ron, kaya daw siya tumatawag kay General Aquino. Siya tumawag. Eh, kasi daw, yung pamilya nung mga ninja cops niya, pumupunta sa kanya at siya ang tinatanong doon sa kaso nung kanilang mga asa-asawa, ganoon ang palusot ni Albayalde. Ako sa tingin ko kaya pumupunta sa kanya yung pamilya at kaya siya napilitang tumawag kay Aquino dahil takot siya. Ha? Na baka kumanta. Sadyang inutusan yon ng mga asawa nila para kabahan si Oscar Albayalde upang kumilos siya at tulungan niya itong mga taong ito. Baka natakot siya, baka kumanta. Hindi ho ba? O kaya inalagaan niya. Bakit? Ang suspecha dyan, nakinabang siya. Hindi ho ba? Kasi hindi normal yun, yung aarborin mo. Kung talagang totoo yun, saan sila dapat magpunta? Hindi naman kay General Albayalde dahil hindi naman siya may hawak ng kaso eh. Dapat itong mga taong ito pupunta doon sa tanggapan yung humahawak ng kaso. Bakit siya ang pinuntahan at bakit siya ang tumawag kay Aquino? Yun ang ibig sabihin na nun, mga kaibigan, na gusto niyang mailusot yung mga tao para hindi siya isabit. Hindi ho ba? Ganun yun eh. Ngayon, yung mga sasakyan na binabanggit dyan, biglang-bigla pagkatapos ng operation na yun, ang sabi ni General Magalong, inutusan siya ni General Purisima para imbestigahan yung mga ninja cops kasama na si Albayalde, mga kaibigan. Kung bakit itong mga ito nagkaroon ng mga bagong SUV noong ginawa nilang katarantado yung agaw bato, mga kaibigan. Alam nyo, si Purisima, di ba naikwento ko na sa inyo? Yan sanay sa intelligence yan eh. Siya ang PNP chief nun. Siyempre, ang inutusan niya si Magalong. Kasi yan si Purisima nung araw, na destino sa Maynila yan. Ang pwestong hinawakan niyan, intelligence eh. Sa Manila Police District. Ito kaya kayong mga nakikinig, lalo na yung mga party, masyadong partidista,
yung masyadong mahilig na mambuli. Kung tawagin niyo iba, Dilawan. Matatawag niyo ba Dilawan yan si General Magalong? Kasi Dilawan si Purisima yung nagutos sa kanya. Hindi niyo matatawag. Bakit? Kasi si General Magalong ang nag-submit ng report, kung matatanda ninyo, di ba? Tungkol sa Mama Sapano Massacre sa SAP 44. Lahat sila yan, nirecommend ni Magalong na lahat siyang kasuhan hanggang Kinoy-Noy kasama si Purisima ron. Ibig sabihin, hindi ko mo binabanggit niya si Purisima, dilawan siya. Baka mamaya yung makikitid ang utak, gano'n. Yun yung sinasabi natin eh. Ha? Na hindi lahat ng bagay, puro dilawan na lang. Pagka hindi pumabor sa gusto niya yung sinabi ng tao, baka mamaya bansagan na naman ang dilawan. Hindi ho, ipinaliliwanag niya, ikinukwento niya yung pangyayari sapagkat siya ay under ni Purisima noon. Hindi ho ba? O inutusan siyang imbestiga. Ngayon natuntuntong mga sasakyan eh. Kanina nga nandun yung isa nagmamagaling, pinagalitan pa ni Senator Lacson eh. Ah, baka malasing ka niya sa mga pinagsasabi mo. O salita ka ng salita. Ngayon, etong mga ito, pinalalabas niya, ano raw sila, buy and sell. Hindi totoo yun. Ito ang ano ho doon, ha? Ang pagkakaintindi ko sa mga ginawa nito. Kasi para hindi matrace, ha? Na yung kanilang mga sasakyan nanggaling sa masama. Ang ginagawa, binebenta. Ha? Pakukunin na sasakyan yung isa. Benta mo ito. Mga tatlong benta gagawin nila. Ha? Bago mapunta sa kanila o kaya maipangalan sa mga ginagamit nilang tao, mga kaibigan, para itago yung katotohanan na yung mga sasakyan na yon ay nanggaling sa kawalanghiyaan, mga kaibigan. Sipin mo, sabay-sabay daw nagkaroon ng SUV ang mga yan. Di ba, minsan, nabanggit pa nga natin yan, di ba? Sabi ko, yan ang mga nagpapasikip ng traffic eh. At so, sobrang dami ng sasakyan eh. Mga kaibigan, mga baguhang pulis lang, SPO1. Mga kaibigan, mga naka-SUV eh. Nagkamali ba ako? Ito, lumabas, di ho ba? Ngayon, ito mga kaibigan, wala nang lusot dito eh. Ha? Ewan natin kung makakasuhan pa sila dyan o ano pang mangyayari dyan. Pero kung ako si General Albayalde, magbibitiw na ako. Hindi, kahit na hindi ka na yung sabihin mo, bitiw ka bilang membro ng PMP. Hindi. Mag-on leave ka muna. Di ba? At least man lang. Para ma-save mo itong institusyon ng pulis. Ha? At saka, ang presidente. Sipin mo, yan pa ang kapalit. Yan pa isusukli mo. Ikakalag ka rin mo na dyan, pati si Presidente Duterte. Dahil kapag ka hindi ka tinanggal, agad, karaka-raka, hindi ka nakasuhan, magagalit ang tao kay Presidente Duterte. Gusto mo ba yun? Yan ba ang itutumbas mo sa ibinigay sa iyong pagkakataon na maging PNP chief ka? Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Ngayon, ito ang hindi naiisip ni, ewan ko ha, kung sumagi sa isip ni General Albayalde, yung posibilidad, ha, na pwedeng mga mangyari, kasi iniisip niya lang sarili niya. Hindi ba? Katunayan yan, kung talagang may delikadesa,
Bababa yan eh. Eh wala, mga kaibigan. Ha? Gusto niyang magamit yung peso, katunayan, tinanggalan niya ng security si General Aquino. Hindi ho ba? Ngayon, for delicadeza, para hindi mo magamit yung pwesto, yung kapangyarihan mo laban sa kanino man. Boy, bumaba ka. Yun ang pinaka kwan eh, honorable ha, na magagawa ng isang tulad mo, di ba? Nitong si General Albayalde. O ano ang pwedeng maging consequence ngayon? Yung mga posibilidad na pwedeng mangyari, maging resulta ng patuloy na itong si General Albayalde ay maglalambitin sa pwesto. O ano ang mga posibilidad na pwedeng mangyari? Na ewan natin kung sumagi sa isip yan, kung nag-iisip pa ng matino itong si General Albayalde. Alam, kung sa iba yan, hindi na makakatulog yun. O, ewan ko kung si Albayalde nakakatulog pa. Ha? Ngayon, eto ha, ang isa sa posibleng consequence. Ako, naniniwala ako, pati mga pulis, ha, na hindi nila kasama sa kagaguhang yan, sa paggawa na gumagawa ng katulad ng ganyan na kinasangkutan nila at ng kanyang mga tauhan, mga kaibigan. Eh, kwan eh. Babagsak ang moral niyan eh. Hindi mo ba? Oo. Eh, paano yan kung itong mga pulis na ito eh, sa tindi ng kahihiyan, mapapahiya din sila eh. Hindi ba? Dahil ang publiko walang tiwala sa pulis hanggang nariyan ka, General Albayalde. Oh, hindi nga natin nalalaman kung kahit naalisin ka dyan, ewan ko kung magtiwala pa sa pulis eh. Eh, masama yun eh. Yung wala na tayong totally, wala nang maniwala sa ating kapulisan, eh saan tayo tatakbo? Sino ang magpoproteksyon pa sa mga taong bayan? Pero ganun pa man, naniniwala tayo na mayroong mga matitino pa dyan sa kapulisan, hindi na nga lang siguro sindami ng walang hiya, di ba? Eh paano? Aantayin pa ba ni General Albayalde na mas lumalim ang kahihiyan na abutin niya? Kung, halimbawa, eto ha, isa sa pwedeng posibilidad, lalo na yung mga matitinong pulis. Oh, eh marami rin naman PMA, di ba? O, paano yan? Kung isa-isa yan eh, mag-aklas yan. Ha? At manawagan ang pagbibitiw mo sa pwesto. Walang susunod sa'yo hanggang hindi ka bumababa sa pwesto. Walang susunod. Ha? At mag-aaklas sila, ipapakita nila, magpoprotesta sila, mananawagan sila sa'yo. Bumaba ka na sa pwesto. Oh, hindi ba? Antayin pa ba ni General Albayalde yun? Isa yun sa possibility ha, na pwedeng mangyari. Ano pa pwedeng mangyari? Ito mabigat. Mas mabigat na posibleng mangyari. Oh, eh hindi ba nakakatanggap na ng death threat si General Magalong at si General Aquino? Oh, eto, mag-isip kayo. Paano? Ah? Kung yung sitwasyon na 'yan, merong mga magsamantala. Oh. Paano kung masingitan ka ngayon? Paano kung yung sitwasyon na yan ay gamitin ng iba? Ha? Oh, hari na wag mangyari yan. Kaya baliktad eh. Imbes na tanggalan mo ng security, dagdagan mo ng security. Di ba yun ang talagang kuhan? Naku, baka mamaya
may mangyari dito. Eh ako na pagbibintangan dito kasi tinanggalan ko ng security yan eh. Oh, tandaan niyo yung nangyari kay Ninoy Aquino sa airport, mga kaibigan. Di ba? Sino pinagbintangan? Si Marcos eh. Ibinintang kay Marcos eh. Hindi naman bobo si Marcos. Hindi ba? Walang matinong tao na gagawa ng ganun. Alam na ikaw ang kalaban sa politika. O, pag may nangyari dyan, sa'yo bibintang yan. O, eh nasingitan, mga kaibigan. O, di ba doon nag-umpisa? Ang ika nga po eh, pagbagsak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. O, aantayin mo ba yun, General Albayalde, na marami kang hihilahin pababa? Ano naman ang kasalanan sa iyo ng mga ng iba? Ano kasalanan ng taong bayan sa ginawa ninyo? Yan ang hirap eh. Halimbawa, nagkagulo. Oh. Eh, hindi malayong mangyari yan eh. Hindi ba? Lalo na yan, sindikato na yan. Malaking sindikato na yan. O para hindi na sila matuntun, gagawa na ng ibang kalokohan yan. Eh kung may sumabotahe ngayon sa'yo, diyan sa mga bata mo, mga ninja cops, dahil maiipit na sila rito, mga kaibigan. Eh paano? Para ang tanging maging paraan nilang nila, na maisip nila, eh, ganyan na yung mga desperadong tao eh. Hindi mo ba? O eh kung gumawa yan ng maling pagpapasya, ng maling desisyon, at isabotahe ka, na leche na. Hindi mo ba?